Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig ka muli. I want to remind you of this. Oh, anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi zero corruption. Lahat ng blessing ng taot yan, oh, ikaw yan. Sinabi ninyo, at ikaw, Honorable President, batas is batas. First, bigyan ninyo kami ng example paano kayo tumupad sa batas. Give us a fair treatment and fair trial. O kung ganun, ilan, sige. Pero gamitin naman ninyo yung inyong utak kasi ang pabright ninyo. Ang gadget ninyo, ang high tech. Hindi naman kayo mga kubo, kayo mga general. Bakit hindi kayo mag-investigate? Ganito, ganyan. Yun ang sa amin pa. You are sowing fear. Alam ninyo, ubos na ang lahat naming takot at lahat naming ano. Ubos na. Isa na lang ang naiwan sa amin ngayon. Yun ang sinasabing huwag ninyong sagarin. Kami. Kasi matino kaming kausap. Ilang beses kayong pumasok dito? In-entertain namin kayo bilang mga tao at mga officer na we respect before. I don't know. Hindi ko na ma-describe ninyo yung feeling ko sa inyo. Kung papasilitakain ko lang sa inyo itong lahat ng mga kingdom si Stephen, ayawang ko lang. Ako pa lang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin, please. Do not produce rebels out of us. Matino kami. Mula sa kadiliman, inayos ni Pastor ang aming buhay. Tinuruan kami. Anong turo niya sa amin noon? Mula sa inyo, maging matino kayo para naman makakontribute tayo sa Pilipinas. Di nakaproduce ako ng mga matitinong tao na katulad ninyo. But, tingnan ninyo, dinemonize ninyo ang aming mahal na pastor. Kami ang production ni pastor. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo nakikita ang kahit lahat sa ang lugar na puntahan namin? Ang kadiliman magliliwanag. Ang mabaho, babango. Ang basura, magiging garden. At ito pa, Mr. President, reminder ko sa iyo. I remember nung ikaw ay senador pa kung ano pa yung position mo. You came to visit the prayer mountain. Hindi ko yan makakalimutan. Sinabi mo kay Pastor, Pastor, maganda ang lugar na ito. Anong ginawa mo? Pwede pa lang gawin ganito, Pastor, na ang Pilipinas. Anong sagot sa iyo ni Pastor? Makinig ka muli. I want to remind you of this. Anong sabi ni Pastor sa iyo? Bong, dito kasi zero corruption. Lahat ng blessing ng taot yan, ikaw yan. Diba? Yung lahat yung tinatapakan mo dyan, production yan ng matinong utak at puso ng isang tao. Alam mo ba, yung inaapakan mo dyan, dugo at pawis namin, kami ang naabutan ng madaling araw, babae at lalaki, si Pastor ang nangunguna sa amin, kami ang nag-aayos ng mga bricks, ng mga simento, ng mga garden, ng lahat. Walang hiring, walang gasto. Yan ang tinatawag na bayanihan. Just imagine kung ma-unite mo ang Pilipinas, anong mangyayari sa Pilipinas? And remember, you are the president of those who voted for you and those who did not vote for you. You should be the unifying factor of the Philippine people. Hindi na dinidivide mo. Tingnan mo, ang gwapo pa naman sana dyan noon. Wala akong pakialam sa tenga. Hindi man gwapo. May pakialam siguro ako sa hair.